17 ng Pebrero, ika-anim na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagkababa kasama ng kanyang mga alagad, tumigil si Jesus sa isang patag na lugar. Naroon ang maraming alagad niya at napakarami ring tao mula sa buong Judea at Jerusalem at mula sa baybayang dako ng Tiro at Sidon. Tumingala noon si Jesus sa kanyang mga alagad at sinabi, "Mapapalad kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat bubusugin kayo. Mapapalad kayong mga umiiyak ngayon sapagkat tatawa kayo. Mapapalad kayo kapag kinapopuotan kayo ng mga tao at itinatakwil at iniinsulto at sinisira ang puri dahil sa akin. Magsaya kayo at lubos na magalak sa araw na iyon sapagkat malaki ang inyong gantimpalang nasa Diyos. Gayun din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sawing palad kayong mayayaman sapagkat tinatamasa na niyo ang inyong ginhawa. Sawing palad kayong mga busog ngayon sapagkat magugutom kayo. Sawimpalad kayong humahalakhak ngayon sapagkat magluluksa kayo't iiyak. Sawimpalad kayo kapag pinag-uusapan kayo ng mabuti ng lahat ng tao dahil ganoon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ang mapalad ngayon at sa hinaharap. Upang maunawaan ang bersyon ni Lucas ng ang mapapalad, mahalagang bigyang pansin na ito'y patungkol sa mga alagad. Ayon sa Ebanghelista, naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha." Tiyak na hindi mayaman ang mga alagad, subalit hindi rin naman sila mga dukha. Kahit papaano, mayroon silang bahay at bangka, samantalang ang iba ay wala. Bakit kaya sila tinatawag na mapalad? Sa unang bahagi ng kabanatang ito, kung saan inilalahad ang mahimalang huli at ang pagtawag sa mga alagad ni Jesus, ganito ang pahayag ni Lucas bilang pagtatapos sa tagpong iyon. Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ganito rin ang pagtatapos sa kwento ng pagtawag kay Levi. Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Mapapalad ang mga alagad sapagkat naunawaan nila na ang kaligayahan, ang tagumpay at maging ang buong buhay ng tao ay hindi nakasalalay sa kanyang katanyagan, kayamanan o kapangyarihan. Sa halip, nakasalalay ito sa pagtanggap at pananampalataya sa pag-ahari ng Diyos na dumating sa katauhan ni Jesus. Ganito mismo ang sinabi ni Pablo tungkol sa kanyang mga katangian at mga bagay na dating nagbibigay sa kanya ng kasiguruhan sa buhay. "Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon." Ang kaligayahan ng mga mahihirap, nagugutom, nananangis, at mga inuusig ay hindi nagmumula sa kanilang paghihirap. Maging si Jesus sa panahon ng kanyang pagmiministeryo ay gumawa ng mga himala upang pawiin ang iba't ibang anyo ng pagdurusa ng mga tao. Sa halip, nag-uugat ang kaligayahang ito sa katiyakan na dahil sa kanilang kalagayan, maaari silang umasa sa makatarungang Diyos na nalulugod sa kanila dito at ngayon. Dahil dito, pagkakalooban sila ng Diyos ng lahat ng mga kinakailangan nila sa buhay, dito at ngayon, tunay na kaligayahan, kapayapaan at katiyakan sa buhay. Higit sa lahat, mapapalad sila sapagkat sa darating na kaganapan ng paghahari, ang lahat ng kanilang paghihirap ay papawiin ng lubusan. Ngunit ang walang hanggang pangakong gantimpala sa kinabukasan ay hindi dapat maging tila
tinapay na nakabitin sa langit. Hindi ito dapat maging hadlang sa ating pakikibaka para sa katarungan ngayon at sa buhay na ito. Tulad ng mga tambol at trumpetang naririnig mula sa malayo, ipinahahayag ng pangakong gantimpala ni Jesus na anuman ang kalagayan ng mga bagay-bagay, walang kinabukasan sa kasamaan. Sa halip, matatagpuan ang kinabukasan sa kabutihan. Kaya naman, ang langit ang siyang inaasam na darating para sa mga natutong maghintay at magalak sa Diyos, maging sa gitna ng mga hirap at pagdurusa dito sa lupa. Ang langit ang panahon ng walang hanggang bakasyon sa bahay-bakasyonan ng Diyos.